dumihan lang natin ang ating... Magandang morning sa inyo sa studio, Tito Jeff. Inaasahan nga na mas marami ang mga deboto na magsisimba dito dahil bukod sa Baklaran Day ay Ash Wednesday din ngayong araw. Alas 3 kaninang madaling araw ay bukas na ang simbahan, ngunit 5:30 pa lang nagsimula ang unang misa. Ilan sa mga sumimba ang mga kapamilya ng biktima ng drug war, ang mga barista dito sa Silingan Coffee Shop. Ang napundar na payak na negosyo ang pangunahin nilang pinagkukunan ng kabuhayan matapos ang trahedyang nangyari sa pamilya. Nakausap ko ang isa sa barista na isa sa mga barista nitong mobile cafe at ito ang aking panayam sa kanya. Ang Silingan ba na malaki tulong nito sa amin, sa aming mga pamilya ng biktima ng EJK ni Duterte, no? Lalo na itong mga taong simbahan din na sa pa rin tumutulong sa livelihood namin. Kasi aminin natin na talagang puro breadwinner yung mga nawala sa amin. So malaking tulong to sa kabuhayan namin, sa pangkain araw-araw. Kamusta naman po yung bentahan po, Marcos? Di ba marami ba? Hindi din siya pare-pareho, pero talagang pagka Miyerkules, super lakas talaga to para kasi dagsaan ng tao. Tito Jeff, ayan nga si Nanette Castillo, no, ang isa sa nanay sa atang kanyang anak ay napatay sa drug war, no. Hindi tulad sa Quiapo, tuwing Miyerkules lang sila nagtitinda dito sa Baklaran kung saan dumadagsa ang mga deboto ng ina ng laging saklolo. Sa kabila nito, umaasa sila na maibahagi pa sa mas maraming mga Pilipino ang kanilang kwento at hindi lamang ang kapeng kanilang ginagawa. Balik sa inyo sa studio, Tito Jeff. Maraming salamat, Nico Bagsik.